clutch fluid flushing tayo, Strada 2019 and up. Although parehas din naman to ng procedure ng mga ibang modelo ng clutch, kahit ibang brand, so kanto din yung ating procedure na ginagawa. So make sure na alam natin yung type ng fluid na ating gagamitin. So DOT3 or DOT4 pwede dito. Okay, so kung mapapansin nyo, napakaitim ng kanyang clutch fluid. Okay, so tatanggalin natin yung kanyang lumang clutch fluid. Pwede tayong gumamit kung anong panghigop meron tayo. Pwede tayong gumamit ng syringe kung wala, o kaya pwede din naman gamitan natin ng any improvised na panghigop, kaya basahan kung wala. So make sure na malinis lang. So yan, sasay din natin yung natitirang fluid dun sa kanyang reserva. Then pupunasan natin, tutuyuin natin maigi. Okay? So gustong papalitan to ng may-ari kasi medyo matigas na daw yung kanyang clutch. Siya din nag-request baka daw magbabago. At the same time, yun nga, maitim na gusto niyang papalitan. Okay? So kung mapapansin nyo, ito yung ating nakuhang fluid. Talagang medyo maitim na talaga siya. So yan, papalitan natin. Okay, pag nasaid na natin yung fluid din sa lalagyan, punasan natin para matanggal yung dumi pati din sa lalagyan at masaid maigi natin yung fluid. Then after that, sasalinan natin siya ng brake fluid. Parehas siya kasi nung ginagamit sa clutch. So brake fluid kalimitan yung available. Tapos pili na lang kayo ng brand, basta parehas yung ating number. Okay, so dito ang ginagamit natin, itong brand na to, yung Prestone. Ito yung pangkaraniwan at matagal na natin ginagamit na fluid. Okay, so lalagyan natin siya, then punta tayo sa ilalim. Ito yung kanyang bleeder valve para sa lakas. Okay, so tatanggalin natin yung kanyang takip, then iikutin natin siya. Ayan, naiikot to kamay lang ang gamit, plastic lang siya, design siya na madali siyang ikutin. Then patuloy natin yung fluid sa hoodie na lang natin. Antayin natin na luminaw yung fluid, make it sure na habang tumutuluto, binabantayan yung master dun sa taas para wag maigahan. So salinan hanggang doon sa level, antayin maging malinaw yung tumutulong fluid. Kung may hose, mas maganda salpakan natin ng hose para hindi magkayat, o kaya yan, punasan na lang natin kung wala tayong hose na gamit. Okay, so kapag ka natuyo na natin maigi, bumbahin yung clutch para ma-check natin kung wala magiging leak dito sa ating ginalaw na bleeder. Then after that, check ulit yung level ng ating brake fluid sa tamang level. Okay, so yan, huwag natin i-overfill. Then sara, umbay ng clutch. So ganun, parehas din to ng procedure sa mga lumang model.